pagmasdan ang iyong paligid. Samot-saring tao ang iyong makikita. Iba't ibang itsura, iba't ibang pananamit, iba't ibang kasarian. Sa panahon ngayon, may mga taong tinatawag na trans man. Sila yung mga ipinanganak na babae, ngunit kilos at pusong lalaki. Pati ang kanilang anyo at identidad ay binago upang maituring na silang mga tunay na lalaki. Alamin natin kung ano ang mga sitwasyon nila sa ating bansa. Kung ano nga ba pinaglalaban ng mga trans man sa Pinas. Tunghayan ang aming panayam kina Neil Nodalo at Daniel Cayosa ng Trans Man Pilipinas. The simplest word that trans man is a man that is loved in the woman's life. Hindi ganun. Pag sinabi mong trans man, kahit hindi ka pa nag-transition, trans man ka na. Meron mga kasing mga trans man na hindi sila nag-under ng mga procedure para maging, kumbaga, mas prefer nila na hindi sila mag-under ng mga HRT, surgery, pero trans man naman ay identify na sa sarili na wala. Hindi ibang tao, hindi hormones, hindi surgery ang makapagpasal ng trans man. Hindi kumusap sa sarili. Ano ba? Ano ba talaga tingin mo sa sarili? Okay ba ako? Or straight ba ako? Ikaw mismo sa sarili. Alam mo yan, hindi mo kailangan mag-undergo. Kumbaga, kami, nag-undergo kami ng hormones at saka yung surgery ng undergo. Kasi gusto namin mag-match yun kung ano yung nasa utak namin sa katawan. So, ayun, yung first step, syempre, kung gusto mo mag-transition, pwede ka mag-start ka lang. Syempre. Pero like I said, hindi lahat prefer mag-start ng HRT. Yung iba, okay lang sa kanila kahit hindi na sila mag-HRT, mag-surgery. Yung iba, surgery lang, pwede okay lang sa kanila. Pero depends pa rin sa tao. So, ang gusto namin talaga ngayon na kung yung mga gusto mag-undergo ng surgery, make sure mo na lang nagawa sila. Kasi masyadong risky kasi yung hormones na wala. High blood pressure, ganyan, tapos marami ka pwede makuha ng pwedeng sakit. Lalo kung may sakit ka na mag-undergo. Ako lang talaga. Sarili ko lang talaga. Baga, bata pa lang ako. Alam ko na tataka ako kung bakit ko gusto yung ganitong bagay, wait lang kung pinakapak ka ba. Yung ganun. Kaya, walang iba. Kasi, para sa akin, parang pangit ang transition kung para sa ibang tao. Kumbaga, kaya nga, sa mga magta-transition, mas maganda. Gagawin mo yun dahil gusto mo sa sarili. Alam mo kung ano yung pinapasok, hindi lang dahil pinakapak tao na ikiuso ka o mas confident ako ngayon na kahit out ako na trans. Kasi, kumbaga, hindi na sila yung, babae ka pala, hindi ka na nila tuturing na babae. Kumbaga, kasi yung kilos ko, yung mannerism ko, yung pagsasalita ko, wala ka na. So, wala nang rason para tuturing pa nila akong babae. Ang problema ko kasi, ang struggle ko talaga, yung taong nakakilala sa akin before, history ko, tapos nakikita ko. Parang tatawagin ka ng mga people ko na yung talagang very good. Yung pinaka-sabi natin dyan, So, basically yung pinaka-mission namin talaga is to reach out to sell from trans men dito as well to fight for our rights. We're also an advocate for trans women. Tao din yun di ba? Pare-pareho lang naman tayo ng hangin na hinihingi. So, respeto. Bigyan yung respeto na kailangan na mawari yung respeto. Parang lang. As you. Saka kung ano yung sa ating prepare na gusto namin tawag, pakilala, makita yun. Sana ganun. Tsaka equality. Tsaka yun nga, sana hopefully yung documents namin. Sana mapag-aralan mo pero makita na talagang may nang nahihirapan talaga ng mga transsexual na iba na yung nasa katawan nila yung surgery ka na or hormones ka tapos documents mo hindi pa na pangalan mo pwede mo hindi sa tulad ng kahit sino sa amin nais lang din naman ng mga trans man na sila respect may mga kanya-kanya tayong
kagustuhan at pakiramdam. Buksan natin ang ating isipan at subukang tanggapin ang mga trans man. Hindi naman kasalanan ang pagiging kung sino sila. Masahol pa nga ay yung mga gumagawa ng masama sa kanilang kapwa at sa bayan.